Hello mga ka-Ajun, magandang araw. So welcome back ulit sa aming YouTube channel ng aking tatay. So today's video, tuturuan naman namin kayo mag-marketing ng Chico. So without further ado, umpisahan na po natin to. So first thing to do is kukuha tayo ng mga kailangan natin. Ay, sama niyo. So bali, gagamit din tayo earth manure para dun sa conditioning ng ating gagamitin lupa sa pagmamarkot. So ayan siya. Yan yung ipit ng bulate. Ito siya. Ayan. Ayan. Yung rabbit. Cage ng rabbit yan. Bali yan. Bali pwesto yan. Ang laman yan is mga bulate. Lumabas na siya kasi may butas. Ay, butas yan. 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 Lumabas na. Sakto na to na sa gagamitin natin rooting mediums ng ating pagmamarkot. Mabulati natin. Yan pa dito malaki. Okay. Let's go, let's go. Yan si Tatay Jun, busy sa pag-graft ng rambutan. Gagawin ko ngayon is magmi-mix ako ng gagamitin kong rooting medium ng ating marketing. So meron ako ditong manure ng bulate. So earthworm manure para sa conditioning. Tanggalin ko to. Tanggalin ko siya, ibabalik ko siya dun sa kulungan niya. Okay. Teka, maya-maya ka dyan. Taka muna. So, meron ako dito kusot. Ito yung pinagtabasan ng ano, ng mga kahoy. Yan. Kahoy. So, lagyan ko siya ng konting lupa. Yan. Bakit nga ba ginagamit namin to as rooting medium? Kasi magaling siya maghawak ng moisture para basa pang mataga ng walang diligan. So kaya niyang i-hold yung moist. So halo lang natin. Kagandahan ng may earthworm manure, nakokondisyon niya yung lupa. Nagiging natural fertilizer yung ginagamit natin kaysa sa abono. Meron kaming kinukulture doon, so ginagamit namin yun dito sa mga halaman namin. Yan. So, okay na. Okay na yung ating lupa. Ito yun na yung gagamitin ko sa pagmamarkat. Ito yung mga kailangan natin. So, transparent plastic para kita yung development ng ugat sa loob. Yan, plastic. Tapos, straw na panali. So, ito yung gagamitin nating lupa. Siyempre, ito, knife, matalas na budding knife.
mahahanap tayo ng pwede nating i-markot na sanga. Ayan. So, hanap tayo dyan. Yung hindi naman gasinong kalakihan na sanga. Hanap tayo. Ati. So, tingnan natin. So, siguro ito na lang yung imamarkot natin dito. Ito tayo gagawa ng marketing. So, umpisahin na natin mga ka-ajun. Ito na. So, dito, ito na yung pinili kong part. So, makikita nyo may mga bunga na siya. So, first step natin, kaya tayo na ilog. Ilog natin. Bilog, unang bilog. So, yung pangalawang bilog, susukat lang tayo ng mga 2 cm to 5 cm. So, ito. Palagay na 5 cm. 5 cm. Okay. So, may dalawa na tayong bilog. Yan. Gagawin kasi natin dito, tatanggalin natin yung balat niya para yun yung babalutan natin ng lupa namin. Para matanggal na yung balat. Ayan. Tapos na natin siyang balatan. Ayan. Natural lang sa chiko na madagta talaga siya. Sunod natin gagawin is i-scrap natin yung second layer ng ano. Scrap natin yan. Para matanggal yung tinatawag na cambium layer ng branch ng halaman. Cambium. Yun yung ano, pag di mo tinanggal, may tendency siya na mag-heal. Magkaroon ulit siya ng ano, na balat. So, kaya tinatanggal natin yun. Gano'n ba katagal ang paghihintay sa marketing? So, sa dito sa Kiko, siguro mga ano, 90 days or 3 months yung pinakang product natin. So, doon natin makikita na may mga ugat na siya. Magandahan sa pagmamarkot, nagkakaugat siya, tapos pag nilipat natin, maliit pa lang, ayun, may bunga na siya. So, maganda siya tingnan. Second step, after natin mabalatan, so, lalagyan na natin siya ng plastic. Since downward yung position ng branch natin, so, dito yung una nating tatalian para dito tayo maglalagay ng lupa. Ganto lang yan. I-overlap natin yung kabilang side para mag-seal. Hindi siya pas, hindi lumabas yung lupa. So, ayan. Ayan. Magiging itsura niya. Ayan. So, dito, tatalian natin siya mamaya pagkalagay na natin ng lupa. Okay. Ayan. So, third step,
tatalian natin yung ilalim. Fourth step natin, lalagyan na natin siya ng lupa or yung tinatawag nating rooting medium niya. Ito yung pinaghalo-halo ko kanina na kusot, vermicast, saka yung lupa. So medyo moist siya para kumbaga parang nadiligan na rin siya sa loob. So, lagay na natin. Ang fifth step natin, ilalak na natin yung taas. So make sure na walang papasok na tubig sa kanya. Kailangan mahigpit talaga. Try namin dito. So kayo nang bahala sa diskarte nyo kung paano nyo ilalak yung plastic. So kami ganyan style namin para hindi na namin pinuputol yung tali. And so ayun mga ka-ajun, so ganito magiging itsura nya pagkatapos natin i-markot. So observe natin kung lahat pa talaga may lupa, paikot ba siya. So ayan, every side naman may lupa. So, hintay na lang tayo ng 3 months or 90 days para dun sa pag-uugat niya. Okay? So, update po namin kayo after 3 months kung successful ba yung ating pagmamarkot. So, kung successful siya, maganda kasi punong-puno siya ng mga bunga. So, paglilipat natin, magandang tingnan yan. So, marketing, another way ng plant propagation. So, kayang-kaya to ng mga beginners. Kayang-kaya to ng kahit mga nag-uumpisa pa lang kasi napakasimple niyang gawin. So, sana po may nakuha po kayong tip kung paano tayo mag-markot or air layering. So, tinatawag rin siyang air layering kasi nasa taas yung pagpapaugat natin. So, maraming salamat po sa mga nanood. So kung may tanong po kayo, just comment down below. Sasagutin po namin yan isa-isa. So maraming salamat po. See you on next video.